Bago magsimula ang video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Halina't magsimula! Ang Non-Fungible Token NFT ay isang non-interchangeable unit ng data na naka-imbak sa isang blockchain, isang anyo ng digital ledger. Ang mga uri ng NFT data unit ay maaaring iugnay sa mga digital na file gaya ng mga larawan, video, at audio. Dahil kakaiba ang pagkakakilanlan ng bawat token, naiiba ang mga NFT sa mga cryptocurrency na blockchain, gaya ng Bitcoin. Sinasabi ng mga ledger ng NFT na magbigay ng pampublikong sertipiko ng pagiging tunay o patunay ng pagmamay-ari, ngunit maaaring hindi sigurado ang mga legal na karapatan na ipinadala ng isang NFT. Hindi pinaghihigpitan ng mga NFT ang pagbabahagi o pagkopya ng pinagbabatayan ng mga digital na file at hindi pinipigilan ang paglikha ng mga NFT na may magkaparehong nauugnay na mga file. Ang mga NFT ay ginamit bilang isang speculative investment, at nakakuha sila ng criticism para sa gastos ng enerhiya at carbon footprint na nauugnay sa pagpapatunay ng mga transaksyon sa blockchain pati na rin ang kanilang madalas na paggamit sa mga art scam. Ang NFT ay isang unit ng data na naka-imbak sa isang digital ledger, na tinatawag na blockchain, na maaaring ibenta at i-trade. Ang NFT ay maaaring iugnay sa isang partikular na digital o physical na asset tulad ng isang file o isang physical na bagay, at isang lisensya sa gamitin ng asset para sa isang partikular na layunin. Ang isang NFT at, kung naaangkop ang nauugnay na lisensya para gamitin, kopyahin o ipakita ang pinagbabatayan na asset, ay maaaring i-trade at ibenta sa mga digital market. Ang extra-legal na katangian ng NFT trading ay karaniwang nagre-resulta sa isang informal na palitan ng pagmamay-ari sa asset na walang legal na batayan para sa pagpapatupad, kadalasang nagbibigay ng kaunti pa kaysa sa paggamit bilang simbolo ng status. Ang mga NFT ay gumagana tulad ng mga cryptographic na token, ngunit, hindi tulad ng mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin o Ethereum, ang mga NFT ay hindi maaaring palitan ng isa't isa, kaya't hindi ito fungible. Bagamat pantay-pantay ang lahat ng Bitcoin, ang bawat NFT ay maaaring kumatawan sa ibang pinagbabatayan na asset at sa gayon ay maaaring magkaroon ng ibang halaga. Nalilikha ang mga NFT kapag ang mga blockchain ay nag-string ng mga talaan ng cryptographic hash, isang hanay ng mga character na nagpapakilala sa isang set ng data, sa mga nakaraang tala kaya lumilikha ng isang chain ng mga makikilalang block ng data. Tinitiyak ng prosesong ito ng cryptographic na transaksyon ang pagpapatotoo ng bawat digital file sa pamamagitan ng pagbibigay ng digital signature na ginagamit upang subaybayan ang pagmamay-ari ng NFT. Gayunpaman, ang mga link ng data na tumuturo sa mga detalye tulad ng kung saan naka-imbak ang sining ay maaaring maapektuhan ng link rot. Ang pagmamay-ari ng isang NFT ay hindi likas na nagbibigay ng mga karapatan sa copyright o intelektual na ari-arian sa anumang digital na asset na kinakatawan ng token. Bagamat ang isang tao ay maaaring magbenta ng isang NFT na kumakatawan sa kanilang trabaho, ang mamimili ay hindi kinakailangang makatanggap ng mga pribilehiyo sa copyright kapag ang pagmamay-ari ng NFT ay binago at kaya ang original pinahihintulutan ang may-ari na lumikha ng higit pang mga NFT ng parehong gawa. Sa ganoong kahulugan, ang isang NFT ay isang patunay lamang ng pagmamay-ari na hiwalay sa isang copyright, sa palagay nila ay nakuha na nila. Tiyak na hindi nila pagmamay-ari ang copyright sa pinagbabatayan na gawa maliban kung ito ay tahasang inilipat. Ang mga NFT ay ginamit bilang isang paraan ng pagpapalitan ng mga digital na token na naglilink sa isang digital na file. Ang pagmamay-ari ng isang NFT ay kadalasang nauugnay sa isang lisensya para gamitin ang pinagbabatayan na digital asset, ngunit sa pangkalahatan ay hindi nagbibigay ng copyright sa bumibili. Ang ilang mga kasunduan ay nagbibigay lang ng lisensya para sa personal, hindi pang komersyal na paggamit, habang pinapayagan din ng ibang mga lisensya ang komersyal na paggamit ng pinagbabatayan na digital asset. At dyan nagtatapos ang video. Kung may opinion ka sa paksang ito, ay comment mo sa comment section sa baba ng video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at turn on ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Sa ating susunod na pagkikita, goodbye!